Magandang dito is kailangan mo lang mula muna ang bawang para ito yung hangin. Saka natin ilalagay ang ating butter. Para mas masarap siya. Kaya na natin itinuro siya. Lagyan natin ang sibuyas. Hindi ganun kalakas yung apoy para hindi mo sinigin butter. Hinanap na ko yung apoy. Mas malinaw naman kasi kapag may butter. Sibuyas, ilalagyan na natin yung carrots. Konti lang. Tapos ilalagay natin yung ating celery. Ilalagay na natin yung ating shredded chicken. Yung pinakuluan at saka hinimay timay. Mas marami niya ho, mas masarap. Diba? Puntong ito, ilalagay na natin yung pinakuluan natin kaninang manok para mas masarap siya. Tsaka para mas masarap, kasi kailangan natin ng maraming liquid, naglalagay rin ako dito ng chicken broth. Yung maliit lang. Okay. Ah! May pampalasa pa dyan. Siyempre, yung ating nor chicken cubes. Isa lang. Yeah. Mas masarap. So, hintayin lang natin kumulo. Tsaka ilalagay natin. So,
tinakpan po natin siya. Hayaan natin siyang kumulo ng around 20 minutes. Ngayon po, ilagay na natin yung elbow macaron. Yung maliliit na elbow macaron yung gamit natin dito. So, hayaan lang natin siyang kumulo ng around 15 minutes nang maluto yung elbow macaron. Takpan lang natin siya. Pero, sa 15 minutes na yan, kailangan natin siyang haluin later para hindi dumikit yung macaroni. Okay? Halu-haluin natin para hindi dumikit. It's around 15 minutes. Yan. Ang ganda niya. Iba-ibang kulay. Excited na ako. Tsaka next natin ilalagay yung gatas, evaporated milk. So, i-ready lang natin. Ngayon, luto na yung ating macaroni. So, ilalagay na natin yung ating evaporada gatas. Gamit natin dito, isang malaking evaporada gatas. Optional lang to. Pwede rin gumamit kayo ng gatas, pwede rin wala. Pero kung gusto niyo mas creamy, lagyan niyo ng gatas. Pero meron kasing iba na mas prefer nila yung walang gatas. Pakaluin lang natin. Na muna natin siyang kumulo. Tama natin yung sandali. Mabilis yung pagkulo niya. Narinig niyo ba si Caleb Sim sa background ng video ito? Yes, love. Uy, mo. So, ayan na siya. Kumukulo na siya. Haluan na natin ng konti. Diyan yung butter natin kaya nag-yellow-yellow siya. Puntong ito, ilalagay na natin yung cabbage. Ngayon, tinatawag natin repolyo. Diba? Ito yung pangmasarap. Gusto ko ito. Haluin na natin. Mabilis lang naman maluto itong repolyo. So, pakuluan na muna natin, ha?
Kulo na siya. Ay, excited na ako. Bye. Yes, anak. So, ngayon, titimpla na natin siya. Lagyan natin na palitas. Depende sa inyo. Ako kasi konti lang ilalagay ko kasi bata yung kakain. So, sin. Wait, titingnan muna natin. Oh, okay na rin yung lasa, so hindi ko na siya lalagyan ng asin. Kasi nilagyan ko kasi ng asin kanina yung pinakuluan kong chicken. So, okay na kung dala rin yung lasa niya dito. Ayan, ready na. Ready to serve.